Chudo ni Rene Joy sa kasi. Intersection. Possible na naunahan lang si Intersection. Makuhaan na Chudo ni Rene J dito. Pero grabe, I think magandang laban ang ipapakita natin, ang makikita natin dito. Pero eto nga, let us go into the land of Dawn. It is indeed Aura PH versus Next Play Solid. And as of now, syempre, sa lineup natin, ayan, meron tayong Tigger, Lapu-Lapu, Claude, Selena, and Paquito para sa side ng Aura. At sa Next Play naman, meron tayong Farsa as support, Kerina, Lancelot, Silvana, Chu, at Harith. Ayan, hindi na ako nagkamali. Ayan, pero eto nga, as for the jungling, eto yung sinasabi ko sa'yo kanina, Miss Lea, kung naalala mo yung una nating cast together this day, Series 1, Game Number 2, about the Claude na sa jungle agad nagpupunta is Aura PH yung gumagawa. And look at this, medyo mabilis niyang nakuha yung kanyang jungle camp. Pero I think delikado yung kalagayan niya since yung Lancelot is trying to invade the jungle pero the Selena is still there trying to fend them off. Mafe-fend off naman, yes, but still, nakuha pa rin yung isang jungle camp nila, which is napakalaking bagay para sa isang hyper carry jungle. Ayan, ako, pero tinamaan pa nga ng Abyssal Arrow dito. Luckily, may purify yung Farsa natin. Oh, roughly siya, medyo, sayang kasi one hit na lang yung purple buff. Maaagaw niya na sana, pero tumayo lang siya doon, Miss Leia. No, sayang yung opportunity na pwede niya sana makuha dito. And look at this, rotation-wise, medyo maganda yung pinapakita ng Aura PH since lahat ng lanes na pupuntahan nila rito. Ayan. Nako, delikado rito. Paquito versus June, nagsusuntukan sa may bottom lane. Pero disengage siya lang muna since two of the members ng Aura PH nasa bottom lane. Wise, ang ganda ng ginawa ni Raflisha, no, para mabugaw lang or ma-reset yung ating red buff on the side of NXP. Still, nandito pa rin siya. Walang takot na minamama yung dalawang miyembro. Here comes the follow-up. Lapu-Lapu on the go. Look at the damage. Out to Takayan ng Bitawan. There goes the first blood. Here comes Sir Grill with the knock-up. Another stun coming from Lapu. Patay. Pati yung ating Lancelot. Pero hindi pa tapos. Here comes Silvana for the backup as well as yung Harith. Pero look at Benny. Cutest damage output. Raflisha though might fall down. Pero disengage na lang din muna whilst Harith still being aggravated under the turret by Benny Cutie Forever. Anong masasabi mo about do sa playstyle na ginagawa ngayon ng Aura PH? Mas aggressive dito yung mga side lanes nila kaysa sa core. Kasi kailangan mag-farm ng Claude eh. So dapat alalay talaga sila sa Claude. And then sa top lane, napansin ko talagang haras si Harith dito kaya medyo umuwi siya, ganyan. And malakas din kasi talaga yung potential ni Lapu-Lapu sa early game. Kaya medyo hindi makaka-farm dito ng maayos yung Harith. Tama ka dyan, Miss Leia, no? Medyo wala rin kasing mana si Lapu-Lapu. Kaya in terms of harassment talaga, lamang yung Lapu natin. Pero doon sa may bottom lane, nakakita tayo ng kill as well as dito sa top lane, Harith has been taken down. Yun ang sagot nila sa pagkakuha kay Paquito. Well, si Cho naman dito, busy lang kumuha ng gold plate. 3 minutes into the game, 7,000 gold. Magkabilang team, hindi naman ganun kalaki yung kalamangan. And item-wise, Lapu-Lapu nearly getting his bloodlust. Ah, the stun will connect again. But, nako, nasa kabilang banda na ng pader yung Farsa natin. Kaya hindi niya mape-pick off. And once again, eto na naman yung Tigreal natin sa top lane, Miss Leia. Medyo aggressive nga talaga sila. Denied na. Look at the knock-up. Abyssal Arrow and Implosion has been activated. Pero Harith luckily going to survive since hindi siya inabot nung implosion. Yes, Miss Leia, ano yung gusto mong sabihin? Nag-agay lang ako dun sa sinabi. Sabihin ko sana siya kasi naunahan mo na ako eh. Okay. So, anyway, namatay sa bot lane. Namatay si Killwash. Oh, si Paquito, no? Medyo nahihirapan yung Paquito. This is very unusual to see for me, no? Since sa mga nakikita ko lang din man, Paquito usually nakakalamang kapag ang kalaban niya, melee heroes. Pero this time, si Cho might... The reason might be the emblems na gamit nung Cho ng Next Phase Solid. Ayan, pero eto ah. Medyo nahihirapan dito sumabay yung Next Phase Solid in terms of kills. Yes, nakaka-pick off sila sa bottom lane. Pero overall, grabe yung setup na ginagawa ni Raflisha. Look at this. Ang ganda na naman ang follow-up niya rito. He's trying to aggravate the enemy. Tinatakot niya para nga naman makahabol sa item yung ating Paquito na medyo napag-iwanan na another setup play nga ba ang mangyayari dito sa turtle side natin. Claude with the Blazing Duet just to clear out the minion wave then goes for his purple buff dito sa kanilang side. Ayan. Maganda kasi yung lineup dito ng Aura. Napansin ko lang kasi yung support nila, meron pang lockdown, meron tayong pang stun, may Abyssal Arrow tayo ni Selena.
So, pwede nilang asahan yun sa mga team play, sa setup, kaya madali silang makakuha ng dunang kalaban. Nako, pero speaking of kuha, nako! Nakuha si Farsa dito with the Abyssal Arrow. Miss Leia, magandang plays ang ginagawa. 6-2 tayo in favor of Aura PH. The turtle is still up for grabs and is waiting to be taken away, pero walang kumukuha since gumugusto rin ang next base solid in terms of Team Faisal. Gusto nilang sumabay eh. Nahihirapan sila pero still gusto pa rin nilang lumaban. They know eh, may potential pa para makasabay dito. And look at the item of the two already having the Blade of Heftas dito, going for the BOD. Calamity Reaper na yung harit natin, pero not enough pa rin para maagaw yung turtle na kinuha ng Aura PH. Look at the rotation on the top side. That is going to be a 4-member against Wonder Cannon. Kaya nila po natin, this might be an engagement for 3, pero tignan natin kung makakasabay nga ba si parin Benny. Here comes Sylvana. The stun will connect. Indeed, Imperial Justice as well. Pero Lapu might fall down against 3 members of Next Phase Solid. Draftlisha tried to follow up pero medyo huli na ang lahat. But still, may sagot ang Aura, taking down the turret ng NXP sa bottom lane. Nawa, pero to, meron pa ng teamfight na naman. Killing spree na nga yung Cho natin. This is a very bad thing for Aura, no? Since yung Cho natin, Miss Leia, nakakahabol na in terms of item. Anong kailangan gawin dito ng Aura para doon sa Cho na nagkaka-item? Sorry, naglalag yung screen ko. Hindi ko ka nakikita nag-freeze. Yes, actually sa akin din, no? Medyo nag-freeze lang yung screen. Miss Leia, pero hindi ka ba na-invite dun sa lobby? Pero eto, mabalik muna tayo guys sa laro, no? Medyo nagkakaroon lang din ng problem si Miss Leia about the screen. Rafisa going in onto the bush. Medyo maganda yung face check na rito para disengage at ang laban. JP with the blazing dude. Imperial Justice has been used just to try to escape, pero Claude, syempre with the Art of Thievery slow, will connect indeed against the enemy. Rafisa tanking the Feathered Earthstrike very well. Ganto kaganda yung connection play na pinapakita ng Aura PH ngayon. While sa bottom lane, nagkaroon na tayo ng swap lane. Inisip ko lang bakit natagalan na mag-swap ng lane, no? Yung Lapu, Miss Leia, pati yung ating si Pakito, since kanina pa siya nalulugi yung Pakito sa Choy, dapat maaga silang nagpalit. Bakit kaya? Kasi feeling ko, kasi diba as an offlaner, dapat mag-aabang tayo ng dalaw from our teammates. So feeling ko, expect sila na gagawin nila yun. Eh kasi hindi nila na-execute yung play, kaya di siya umalis agad. Di sila nagpalit agad ng lane ng isang offlane. Ah, yes. Possible. Pero oh my god, onto the top lane indeed. Feathered Earthstrike will connect as well as Imperial Justice. Sumagot ang Aura PH, but hindi sila makasagot ng ayos because there is a turret defending next phase solid. Right now, the turtle is being taken once again. This is going to be a possible steal para sa side ng next phase solid, taken by the Lancelot. Pero hindi po tapos. Another stun will connect coming from Lapu. Benny Cutie still on the go. Farsa might go down para naiwan yung Hansen Cold with Zaman Force with the Chrono Dash. The shield is there. Claude has been killed, pero Benny Cutie kayang sumagot para sa kanyang tropa na si JP. That is going to be a 2-for-1 exchange in favor of Aura PH once again. Hindi ganun kalaki yung gold lead nung Aura dito, pero kayo pa rin sumabay ng NXT. So ano talaga eh, execution na lang nagkakatalon, no, Miss Leia, kung paano yung gagawin nila. Pero Abyssal Arrow will connect plus Implosion. Hindi na makakagalaw yung Joe natin dito with another knock-up as well. Here comes the entire team with the Way of the Dragon. Oh my god, mega kill! Hindi mo yun, napatay niya pa yung isa. Grabe, ipis lang po, Lord. Still on the go. What a nice counter. Galing doon sa Joe natin, Imperial Justice once again to try and kill Benny Cutie, kaso walang follow-up. Grabe naman yung Cho natin, pero dito sa may middle lane, delikado kalagayan na Lancelot natin, but still alive. Lapu is still chasing, but will not connect. Securely kill him. Tama nga dyan, Miss Leia. Nakatakas pa. No? Isa lang masasabi ko, kay Rene J, grabe yung kamay neto, Miss Leia. Ang bilis na kapatay. Baka Rene J yan. Baka Rene J to, pero 8 minutes or 9 minutes into the game, item check tayo dito. Renegade may BOD plus Blade of Heftasy na pala, kaya naman nakapitas pa kahit siya yung pinakapinuntahan dito. Whilst yung Claude going for his golden staff with that Demon Hunter Sword. Whilst pak ito, yes, nakahabol na siya ng item, Miss Leia. Hindi na siya napag-iiwan and he already has a Bloodless Axe plus yung kanyang Brute Force Breastplate. So possible na makasabay sila rito, Miss Leia. Hindi lang ako dito kasi may vision eh. Yes, tama, may vision, no? So ano eh, nahihirapan yung next phase solid na gumawa ng phase kasi alam ng Aura kung saan sila manggagaling. No, possible na
pupunta sila, manggagaling sila dito sa gilid, may abyssal trap. Makikita sila ng aura. Aura PH will go back to prevent the ganks from happening or the flank. Pero this time, the Lord is up and pwede tong kunin ng kahit na sinong team dito. Pero I think aura as the higher potential on taking this Lord Miss Leia. Ayan. Tignan natin. Kasi medyo binabantayan din ng next phase solid eh. Yung so, Lord natin dito. They really want to try and pick off another member. Kasi alam na nila ngayon, Miss Leia, na when it comes to team fight, hindi nila kayang sabayan fully yung Aura PH dito. Pero nahuli na naman doon sa may banagilid with the Imperial Justice. Harit on the other side of the wall is still alive. Lancelot with the final execution. Thorn Cross. Tapos pasok dito with the basic attack. Raphisa might fall down as well. Nakuha na nga si JP at si Taz. Pero hindi pa tapos. Benny Cutie is here. The damage output, the stun. Oh my god, he took down Farsa with two hits, pero still on the go, wanting to take down the Lancelot as well. West dito sa Pakito with the knockouts against Chow with the Jit Kondo. Tapos Phantom Execution, Thorn Rosa naman galing doon sa Lancelot natin is going to be able to kill to another member of Aura PH while he still lives and runs home sa side ng next play. Solid and the lead na nga, Miss Leia, hawak na ng next play. Grabe, anong masasabi mo sa playstyle na ginawa nila doon? Akala ko wala lamang sila dito ng early game eh. Kaso parang mali ata ako. Baliktad, no? Naging late game na siya. Medyo ano eh. Hindi ko rin talaga in-expect na ano eh. Makakahabol si ano, si actually si Cho na mabubuhay pa dun sa last team fight kasi lapo na yung humabol sa kanya pero hindi. Mabilis talaga yung kamay. Nakatakas pa. Even though kapaso na lang, konting-konti na lang yung buhay niya doon sa side ng Lord kanina. And speaking of side ng Lord, nakabantay na naman yung NXP dito. Really wanting to initiate another team fight. And this time, may chance na silang manalo. Raflisha, Dricado yung kalagayan dito. The whole team of NXP is rotating on the top side. Raflisha uses his end, second kill to dash away. Kaso Imperial Justice, Feathered Earthstrike, tapos Mono Dash is enough to take him down. Another team fight might happen dito sa side ng Lord natin, but still kailangan mag-ingat ng Aura PH since wala na silang tank to initiate the enemy team. The Lord is being taken by NXP. It is not enhanced ngayon pala, pero pag nakuha nila to guys, wala pa rin tong skill, no? Luminous siya, yes, pero wala siya nung pagsagasa sa turret. Ayun, the Lord has been taken by NXP. The lead is still on their hands in terms of gold kills, not but objectives. Yes, indeed. Pero Blazing Duet galing sa club. Nako, nahuli yung Farsa natin. Nakahabol this is bad. Kaya niya nito kapag na siyang Demon Hunter eh. Pakahagol stuff. Meron na siyang Golden Staff. Queen Swings na nga on the go. Whip Dragon once again. JP might fall down. Here it comes. Grabe. Ang bilis ng follow-up nila dito from the side of next. They steal 13-12 tayo. The Lord is marching onto the top side. Mapipilitang dumepensa yung Aura PH natin. Dito. I think they really need doon eh to find a way para mapitas si Renegade dito. Yun yung nagiging problema nila sa team fight eh. Si Renegade yung nagpipick off sa Claude, kung hindi kay Claude, si Tastas yung inuhuli. Diba? Yeah, pero speaking of Claude, in the bottom lane, really wants to push this kaso lang minion wave. The entire team of NXT Solid is clearing out the turret of Aura PH at wala silang magawa. Another team fight is going to happen with the Zaman Force. Tapos Chrono Dash kaso nahuli under the turret. Implosion, hindi pa ginagamit dito. Nako, the stun, the knockup from Pakito. Implosion will connect indeed to two members. Patay ang ating Rene J, mga tol. Show is down. That goes, there goes 2-for-1 in favor of Aura PH. Kaso ang kapalit niyan is going to be the inhibitor turret. Good exchange ba yun, Miss Leia? Oo, kasi ano eh, ano na siya eh, may Claude na tayo, may item na yung Claude natin, but still, hindi niya pa rin kaya yung setup na ginagawa ng Sylvana. Medyo hindi natin napapansin yung Sylvana dito, pero lahat ng sinaset ng Sylvana, nagiging effective. Tama ka dyan, no, ano eh. Siya talaga yung pinaka-initiator ng NXP, no, Miss Leia, na every time, kahit sino yung mahuli niya, automatic patay. No, yun yung nangyayari dito. Pero this time, siya yung tinamaan ng Abyssal Arrow and he goes down onto the hands of Aura PH. Well, Aura, gustong bumawi ng push dito, taking down the entire turret lane dito sa mid lane ng next play solid. But still, they won't be able to get an inhibitor turret since most of the members ng NXP is alive right now. Anong kailangan gawin ng Aura PH dito, Miss Leia, since ngayon nararamdaman na nila na ay hindi na natin kaya in terms of teamfight yung NXP? I think they have to manage the minions control, lalo na yung mga lanes, kasi malaking tulong yun eh kapag may control ka dun sa map.
Kapag ka may control ka sa map, pwede ka makapag-farm, pwede ka makapag-farm ng konti. Tapos pwede kayong mag-rotate, pwede kayong makagawa ng mga positioning para hindi kayo napipick off. Kasi ang lakas nung ano eh, nung pick off ng ano ng out ng NXP dito, kaya medyo nahihirapan sila sa mga team fights. Kailangan nila mag-pick off dito. So kailangan nila i-manage yung mga ano na, yung map mismo. Kailangan nila i-angat yung minion wave, ganun. Ayan, tama ka, Miss Leia, no, na kailangan nilang iangat yung mga minion wave. Bali, ang magiging problema na lang nila dito is yung bottom lane. Kasi medyo mahirap nang iangat, no, Miss Leia, because the inhibitor turret is broken, buffed up na yung minions ng NXP sa bottom lane. But still, they can control the map with the help of Selena, di ba? The abyssal traps can give vision. Yes, pinaliit yan, but still, it gives vision kapag nilapag mo sa bushes, sa inside walls. Mas maigi nga inside walls para hindi matapakan ng kalaban. It just gives vision. Malaking bagay na rin yun. Pero this time, NXP solid. Bumabalance out na naman in terms of map control na kanina nahawakan ng saglit ng aura since nakuha na sila ng ilang miyembro during the last team fight. And as of now, 15 minutes into the game, 16-2 tayo. The gold, halos magkadikit lang. Pero objective-wise, ulit ang sabi ko, is still onto the hands of NXP solid. 16 seconds onto the Lord before it responds. Claude already has a luck item dito, Miss Leia, with Athena Shield as his last item and Queen's Wings. While sa other side, Lancelot, I think, going for an immortality with BOD, Heptasy, Endless Battle. While yung Farsa, Divine Glaive. Nako, meron pang Lightning Truncheon and the Clock of Destiny. Malaking bagay na to para sa side pero ng NXT. Pero kung titignan natin dito sa map, sa minimap, yung Claude nag-aabang siya makasegway, but taray niyang backdoor yung aura dito. Kanina pa siya naka-position doon. Kasi hindi niya magawa, pero Abyssal Arrow will connect. Delikado kalagaan ni Sylvana natin. Low HP, Feathered Earthstrike will connect. JP Mindful down with a Blazing Dunkwit. Puhay pa yung Sylvana natin. Was si Renny J onto the bottom lane. Busy mag-split push. Was Lapu is defending. This gives an open opportunity para sa next play solid na makuha yung turret natin. Here comes another stun. Renny J with a shoot po. Jit Kundu just to try and run away, but he won't be able to. Was the Lord? Level 2 Luminous has been taken down by NXP. Nako, they tried their best, Miss Leia. Kaso, hindi talaga nila kinakaya yung setup place na ginagawa ng isang Sylvana. Pero speaking of Sylvana, Sylvana with the Imperial Justice para makatakas against four members of Aura PH. Lagi maganda yung mga nagiging position ng Farsa dito. Eh, talagang nababagsak na maayos yung Feather Airstrike niya. Hindi kagaya dun sa series kanina. Kahit na ina-expect lang nilang damage yung Farsa, hindi nag-work kasi ang daming pick-off may usong kanina. Unlike dito, Selena lang yung pwedeng ano sa kanya eh, pumita sa kanya eh. Kaya ang ganda ng mga nagiging team fights. Nakakompleto ni Farsa yung ult niya. Tama. Ano eh, ang nakita ko rin Miss Leia no, na yung Claude, during his Blazing Duet, si Farsa yung gusto niyang pasukin. Kaso protektado talaga ng Sylvana yung Farsa natin as well as nung Harit, hindi nila hinahayaan na ay kapag lumapag ka na ng Feathered Earthstrike mo, automatic papasukin ka nila. So ang ginagawa ng next play, sinasamahan nila lagi. Even though nakakalamang sa unang pumapasok yung aura, protektado pa rin ng next play solid dito yung kanilang mga members. And yun nga, another inhibitor turret has been taken down. Another inhibitor turret might fall down onto the top side, pero sinusubukan pa rin lang depensahan while another teamfight is being engaged by the next play solid Imperial Justice. Once again, Implosion will connect to one member. Raflisa might fall down. Look at the damage output with Jit Kundu coming from the Cho. Pakito is still alive, pero Benny Cutie still doing his best para makill out yung mga minion wave. JP might die with the Feathered Earthstrike, pero Abyssal Arrow will connect. Buhay pa rin yung ating Pakito. Here comes Selena, will try to dash in taking down the Farsa. Indeed, kaso with the Torn Rose, makukuha din yung ating Selena. Lamok ng Polod, sandito pa rin. Talaga naman pumapasok inside the base with the Zaman Force. JP with the basic attack, hindi niya kaya mapatay yung ating Sylvana. Instead, trying to lifesteal onto the medium waves. Kaso the stun is there. While si Renny J binabanatan, nalako natin with the Way of the Dragon. Dito sinusubukan mabuhay, kaso hindi na nga baka kayanin. Look at the micro na binibitawan niya dito against Benny Cutie. While Benny Cutie fights 3v1, he won't be able to take them 1-on-1. And there goes NXP Solid.